Hello guys, mega love shout out everyone. It's Friday, yeah. It's Friday and now nandito na tayo sa kusina ko. Charot, hindi ko kusina, kusina ng amo or kusina ng apartment na ito. So, ngayon, kape na naman. Kwentong, kunting kwentuhan ba? Gusto kong ikwento sa inyo yung aking buhay. Agoy! Yeah, part 1. Yes, this is part 1. Gusto kong magkwento about me. Charot! About me talaga. Ayan, so guys, bago yan, pumunta tayo muna sa aking intro in 4, 2, 1. I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black oak. Ayan guys, dito ulit tayo. So, let's start. Pero bago yan, syempre, bago ang kwentuhan, meron tayong kape. Syempre, hindi mamawala ang kape dyan. At ngayon, meron akong coffee cone. Ayan, para na akong bakla. Sorry. Ayan. Tayo magkakape. Ayan, gusto kong magkape habang nagkikwento at kakain. Di ba, sobrang late na ako guys. Pero, gain mo na. Wala namin tao dito eh. Yung aking ano pala, yung aking amigo nandiyan. Nandiyan siya. Siya lang mag-isa. So, ayan guys. Ayan ang aking kape. Kape eh. Ayan. Isang mug na kape. At, syempre, hindi mawawala ang tinapay dyan. Hindi mawawala ang tinapay dyan sa ating kape. Kaya. And, mega love shout out organic family. Sa lahat ng mga organic channel. Mega love shout out at sa lahat ng mga individual na mga nanonood and at sa lahat ng mga kaibigan dyan na lagi nakasuporta sa akin. And yan, meron tayong kape at meron din tayong of course, hindi, yan ang sarap. Meron tayong ensaymada. Yan guys, oh. Yan, ensaymada. Meron tayong ensaymada. Ayan. Parang ensaymada, ano to, oh. Parang tatlo. Ayan. Tatlo. Tatlong ensaymada. Meron tatlong ensaymada. Pero apat talaga ang binili ko. Tatlo. Dapat kapakita ko. Tapos, ubi cheese pandesal. Ayan. Ubi cheese pandesal. At meron pa akong kopi ko. Ayan, oh. Extra para mamaya. So, yan guys. Habang tayo magkakape, bago yan, tayo po muna manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful morning, wonderful Friday, O Lord, at sa buhay na pinagkalob niyo po sa amin. Thank you sa pagkain nito na aking kakainin at akaping iinumin. Ito'y mapagbibigay ng extra kalakasan sa aming pangangatawan, Lord. And Lord, thank you sa buong araw na ito. Ini-interest ko ang lahat-lahat sa iyo sa araw na ito. Sa aking buong pamilya at sa mga lahat na nanonood, Panginoon, bless mo po sila na siksikliglit mga panang pagpapala, Lord. We thank you and we trust everything to you in Jesus' name, we pray. Amen. Ayan. Amen. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Ayan, guys, tayo kumain muna at magkape. Ayan, gusto kong unahin ito. And Lord, sabi ko nga sa inyo na gusto kong ikwento sa inyo yung buhay ko. Ayan, buhay nanay, buhay, basta lahat na. Gusto kong umpisahan sa una. Ayan. Ako ay ipinanganak sa Bohol. Ayan, apat kang magkakapatid. At ang tatay namin ay buhay pa. Ang nanay namin ay iniwan kami. 9 years old pa lang ako. Or no, yeah, 9 years old when my nanay iwan us. Charot. Iniwan kami ng nanay ko. Maliit pa lang kami. Ako yung panganay. So ngayon ako ay 43 years old. At ngayong May, ako yung magbi-birthday. Mayo ako. Mayo ang birthday ko. Kaya handa nyo na yung regalo nyo, ha? ako yung panganay at yun nga, hindi ako napagtapos ng pag-aaral. Yun, hindi ako napagtapos dahil ano ako eh, yung lagalag. Kung saan-saan ako pumupunta noon, parang taong kalya ko, taong basta meron akong mga magulang, lolo't lola ko ang nagpapalaki sa amin. And tapos ayun.
Kaya yung lulut-lula namin, ang tatay ko nagtatrabaho, operator siya ng Gilingham, driver din. Tapos, lulut-lula namin, farmers. Farmers sila. And, mga ano, musikero. Mga musikero kami. Mga musikero kami. Yung pamilya namin is musikero. Yung mga kapatid ng tatay ko, marunong mag-gitara, bando, lahat ng ano. Yung keyboard lang, hindi sila siguro alam. Kasi hindi uso yan noon. Gaano? Piano. Pero ang lolo ko, katulad siyang natapos or ano, ang galing niya sa nota. Lahat ng hawakan niya ng mga instrument, alam niya. Kaya, yan, taga-Bohol kami. Hilot and Legazpi, yan, Rehas, yan, maraming ano, clan kami. Sa Bohol. At, tawag nito, wala nga, hindi ako nagpagtapos ng pag-aaral dahil, ano, okay, kung sa Bisaya pa yung bugay. Bugay ako. Yung magkuhan pa, libod suroy, kung saan-saan nakakarating. Hindi, kasi nga, wala na akong nanay. Ang tatay ko, tatrabaho lagi. Tapos, yung pang-endro ko, minsan, inano ko na, huwag de, kaya, naglayas pala ako pumunta ng Maynila na yung pang-endro ko sa Spanier High School. Ginastos ko, naglayas ako. Nagpunta ako ng Maynila. Yun nga, iniwan kami ng nanay ko. 9 years old. Tapos, apat kami magkakapatid. Ako panganay. Dalawang babae. Dalawang lalaki. Pero lahat may, yung lahat kami may asawa na. Tapos, buhay pang tatay ko. At nasa Bohol sila. At ako'y may tatlong anak. Meron akong tatlong anak. Yun nga, saka muna yan. At yun nga, iniwan kami na nanay na pumunta ako Maynila, 14 anyos. Pumunta ako doon, wala akong alam. Hindi ko alam magsaing. Hindi ko alam lahat kasi sa amin, yung lola namin gumagawa. O yung lolo namin. Tapos may mga pinsan kami. Yun. Kasi, yung saan-saan nga lang ako pumupunta. At, noon, mga Maynila, walang alam. Buti na lang, kasi may ano, naghanap ng katulong. Buti na lang, doon ako sa kusina inilagay. Dalawa kami yan, na bago. Mayaman yung amo namin sa Pampanga. May dalawang yaya, doon sa mga apo niya. Dalawang yaya, dalawang tagalaba. Sa kusina, dalawa. Tagalinis, dalawa. May mga boy pa kasi malaki, mayaman sila. May mga drivers. Kaya, ayun, may opisina ka sila sa likod ng bahay nila. Buti na lang sa kusina, inilagay ako. Kasama nung mayordoma. Tagahiwa ng kung ano-ano. Tapos, ang experience ko doon, nakakatawa. Ang 14 anos ako, wala nga talaga akong alam. Alam ko lang mag-igib ng tubig doon sa atin sa probinsya. Kasi lahat ng gawain bahay, lulut-lula ang gumagawa. Kasi kung saan-saan ako maalis. Tapos aral lang ako noon. Kasi kahit mahirap kami, hindi kami hirap sa pagkain o kung ano man. Hindi kami salat sa na kung ano man, meron kami lahat. Yung kahit wala kaming kuryente kasi malayo-layo kami sa kalsada. Pero yung lulut-lula namin, ang dami nilang palay, ang dami nilang mais, mga prutas, kasi masipag sila. Kaya yung mga kapitbahay namin doon pumupunta, manghihiram ng palay, manghihiram ng bigas, ganyan-ganyan, o pera, ganyan. Ganon, kahit, kaya pagkain, hindi kami hirap. So, yun, tapos may trabaho pa yung tatay ko. Kaya nasanay ako may pera kasi pumunta ako pagka punta ko ng school,
pumunta ako dun sa trabahoan ng tatay ko, hindi pera, ganyan. Kalagay ko may pera. Tapos, na, punta ng Maynila. Alam, ang experience ko pa doon na nakakatawa. Kasi one day, wala yung ano namin, wala yung, tawag nito, yung mayordoma. So, ako yung, siyempre ako yung nasa kusina. May rice cooker na minsan nakakalimutan kong ibaba yung on. Kaya po tingin lang, okay na. Tapos yung pala, hindi pa pala naluto yung, ano, hindi pa pala naluto yung sinaing. Dahil hindi ko na ibababa. Yun yung nakakatawa. Nung nakakadalawa na ako, ayan, tapos, ang isa pa nakakatawa doon, yun nga, dahil wala yung mayordoma, manilakad. Ako ang nagsaing, kumbaga ako yung nagsaing, eh, siyempre madami kami. Dalawang boy o tatlo. Tapos, ilang tagalaba dalawa, tapos ako, tapos tagalinis, tapos dalawang yaya. Madami kami sa isang bahay. So ngayon, ako yung naatasan na mag-ano, tapos mag-prito daw ako ng isda. So ganito yun. Prito ako isda. Hindi ko nga alam. Siyempre, pang-prito isda, lagyan ng mantika yan, di ba? Well, lagyan ng mantika. So, ang ginawa ko, ilagay ko yung mantika. Hindi ko alam na paiinitin pa pala yun. So, nilagay ko ang mantika, nilagay ko rin ang isda. Tapos, nabi asinan. Tapos, yun pala, hihiwaan pa pala yun. Basta ang nilagay ko, kasi malinis na yun, galing palingke. Malinis na yun. So, ayan, inalagyan ko ng asin. Nilagay, paglagay ko ng mantika dun sa, ano, sa kawali, nilagay ko rin ng isda. Tapos, dumikit kasi dapat pala ipainitin mo na, di ba? Eh, nadurog ngayon yung isda kasi ginaganon-ganon ko. Dahil hindi ko naman alam. Sabi ko, wala, nadurog na yung isda. Durog-durog yung isda. Dumating yung isang boy, kasi taga-Bohol kami pareho lahat. Sabi niya, Uday, kasi ako yung pinakabata, 14 anyos nga lang. Tapos sabi niya, Uday, ganitong gawin mo. Bago pala, sabi niya, alisin mo yan, ganyan. Initin mo muna ang mantika. Ganito ang pag-ano pala, niya. Ganito ang pagprito ng isda. Initin mo muna ang mantika sa kawali bago ilagay yung isda. Tapos hiwaan daw sa gitna yung isda. Yun, tapos lagyan ng asin, ganyan, bla bla bla. So, ganun pala. Sabi ko, ay, hindi ko alam eh. Kasi nga wala nga akong alam sa buhay. Dahil puro ako gala. Puro ako gala. Nag-aaral ko, tapos gala. Excuse me. Dating ko ng bahay, tapon ko lang yung bag ko, gala ako agad. Ganun. Tapos, gabi na ako umuwi niyan. Para kasi yung lalaki nun eh. Ano ako yung macho-macho. tapos yun niya. Naloto ko yung mami. Pero yun yung nakakatawa kong experience na nadurog yung isda. Buti na lang naabutan nila ako. Kung hindi, lahat yun puro durog. Kakain sila ng ano. Durog na isda. Puro buto or ano. Yun. Kaya natatawa ko dun sa experience na yun. Tapos yun, pagsayang din niya marunong, yung sa mga, sa kape, yung saing-saing, kaldiro. Ang rice cooker kasi madali lang, kasi may atakalan. Pero, yung ano, saing na normal, hindi. Pero natutun na lang ako nung nag-asawa ko. Kahit nga nung nag-asawa ko, pinagagalitan ako ng asawa ko dahil, ang tawag nito, hilaw at lata yung ano sinaing ko kaya yun at yun nga dahil mahaba na yung aking ano yung aking tawag nito yung aking video or ano kasi next naman na kwento or kinabukasan next kape at kinabukasan na kape at doon ako magkikwento yun at yun yung experience ko nung una nung bata pa nung medyo ano pa pero hindi ko pa talaga na ikwento sa inyo ano na lang yun, mga slide-slide na lang yun, slide-slide na lang yun yung mga kinikwento ko sa inyo. So, yun nga, yun, 14 years old, tapos 3 years ako doon sa amo na yun, dinala ko Maynila dahil meron silang ibang bahay, at doon ako yung, ano na, at saka buti na lang, mabait yung mga amo sa akin. Lahat ng favor nandun, kahit marami kami, parang paborito nila ako kasi nga bata, tapos masipag din naman ako sa trabaho, at may kunting kabaitan kahit may kapilyahan. Charot. Yun. So, yan lang guys.
at sa next episode ng ating kwento ng aking buhay, charot, kain muna tayo ng pagpatuloy ko yung aking pagkain kape sa next episode ng ating kape at kwentuhan sa kusina ni Mayura. Sa aking kusina. So yan, big love shout out everyone. Thank you so much sa inyong pakikinig. At sa susunod na kwento naman, na ano tuloy ako, nahawa ako kay Bimsat. Dun sa kwento niya. Pero yun nga, lagi ang nagkikwento naman dito. Pero yun nga, gusto mong ikwento yung sa buhay ko naman. Hindi yung kung ano yung mga anek-anek. So, yun, marami akong kwento sa buhay. Pag MMK yung buhay ko. So, yun guys, good luck to my next kwento sa inyong lahat. May the Lord bless you all. And glad God bless. And happy weekend everyone. Dalangin ko na tayo pagpalain pa ng ating Diyos na may kapal, at dalangin ko na ang lahat ng ang bintana at pintuan ng mga pagpapala sa langit ay ibuboost ng Panginoon sa ating lahat. Yan, thank you so much sa inyong pakikinig at sa inyong pagtsatsaga na panoorin ito. God bless us all. I love you all. I love you guys. God bless.